sa pagkaabusado nitong mga politikong ganid sa pangunguna ng mga bata at kaalyado ni Bongbong Marcos Jr., lalo na ng pinsan niya na tambaluslos na speaker, nagtalaga sila. Take note everybody na nakikinig. 26.7 billion pesos para sa peke na ayuda ng mga ganit na politiko para gawing pangbili ng boto at ipupulsa sa kawawang kabanang bayan na nilulustay nila. Hindi mo pera yan! 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 Kaya hindi nila tayo masisisi kung bakit natin sila inuusig, dahil iyan ang makatarungang dapat gawin ng mga matitino at nagmamahal na mamamayang Pilipino. Hostisya! 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 Sa bayan! Ang nagbulgar ng ganitong iskandalosong paraan na itago ang pangungurakot na umabot halos ng 27 billion pesos, walang iba kundi ang magiting na senador at kapatid ng Presidenteng Bongbong Marcos Jr. Ang nagbulgar ay si Senator Aimee Marcos. Samantalang namamatay ang ating mga magigiting na mga sundalo at pulis sa pagkikipaglaban sa mga terorista at kriminal, at halos bawasan ang kanilang mga pensyon at benepisyo para daw magtipid ang gobyerno, at halos gumagapang ang buhay ng ordinaryong kawani at empleyado ng gobyerno, including ang mga dakilang guro, hindi maibigay ang tamang sweldo nila at benepisyo. Hindi yan dahil kay Inday Sara Duterte. Dahil yan sa mga ganid at sakim na politikong ito na walang kahihiyan na abusuin ang pundo ng bayan. Ang tanong, mga bayaning Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, kayo rin ba ay tatahimik at magsasawalang bahala sa ganitong paglapastangan sa kaban ng bayan natin? Hindi! Hindi! Hindi pwedeng tahimik at walang paninindigan ang ating mga sundalo at pulis, bagamat hindi sila sumama at hindi pwedeng sumama ng direkta sa mga rallying ito. Malinaw din po na kayo ay bahagi ng buong sambayan ng Pilipino.
pangungurakot sa kabanang bayan, labanan, itigil na. Pangungurakot sa kabanang bayan, labanan, itigil na. Pangungurakot sa kabanang bayan, labanan, itigil na. Hindi natin pwedeng ibaliwala ang malawakan, sistematiko at walang kahihiyan na pangungurakot sa kabanang bayan na ginagawa ng maniobra sa pangunguna ng mga tauhan ng Pangulo ng Bansa at para bang idadaan lang nila tayo sa pagbabait-baitan at pagandahan ng speech na palang pangulo lang ng student council ang akala niya na sarili niya. Magaling! Magaling! Magaling mag-speech! Magaling magbuladas! Pero nasaan? Nasaan ang aksyon? Nasaan ang tinatawag na decisive political will and decisive political leadership para pigilan, disiplinahin at tapusin na ang ganitong kalakaran ng abusadong pamamalakad ng mga kaalyado ng Pangulo ng Bansa na parabang sila ang nagmamay-ari ng kabanang bayan na pinanggagalingan niyan ay tugo at pawis ng bawat mamamayang Pilipino. Hustisya! 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 Samahan natin! Hustisya! Samahan natin at ipagtanggol ang karapatan ng mga sundalo at pulis na hindi mababawasan ang kanilang mga pensyon at benepisyo bagkos dagdagan pa ng mas malawak na benepisyo ang kanilang pagsasakripisyo para sa ating bayan. Tama! Ipanawagan din natin kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kansilahin ang 27 billion halos na inilusot na programang AKAP ni Martin Tambaluslos. Tambaluslos! Tambaluslos! Walay Tambaluslos! Tambaluslos! Walang kay pulos! Tambaluslos! Wala kay pulos! Tambaluslos! Wala kay pulos! Wala kay pulos! Tambaluslos! Wala kay pulos! Wala pulos! Pwede ba? Pwede ba kung seryoso ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pangalagaan ang kabanang bayan, itigil ang korupsyon at patinuin ang pagpapatakbo ng gobyerno, pwede ba niyang kansilahin itong maanomalia at very questionable, skandaloso na pagpapalusot ng 27 billion na tinatawag nilang AKAP alias palusot para kurakutin? Pwede ba niyang ipatigil ito? Pwede! Pwede! Ang problema, parang ayaw man. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Alam na!
Ito pa, panghuli, marami pa tayong sasabihin at ibubulgar dito sapagkat hanggang March 12, nandito pa tayo. Yeah! At kung kinakailangan, kahit hanggang December 31, 2024, woo! Bakit hindi? Bakit hindi? Yeah! Ito pa. Walang tulugan. Walang tulugan. Walang tulugan. Para sa bayan. Walang tulugan. Para sa bayan. Walang tulugan. Sa bayan. Walang tulugan. Kung kaya ng Presidenteng Bongbong Marcos Jr. na puntuhan, take note, ng 500 billion pesos ang walay saysay na Maharlika Fund, bakit hindi niya kayang puntuhan ang mga eskwela, kalsada, pagkain at mga pangangailangan ng mga uring anak pawis at mahihirap na milyon-milyon sa ating bansa? Bakit? Yan ang dahilan. Yan ang dahilan kung bakit, bagamat napapagod man tayo, ang ating palaban at makabayang diwa sa loob ng 6 na araw ay hindi humihina at hindi nagmamaliw, sapagkat alam natin kung bakit tayo nandito sa Liwasang Bonifacio. Yeah! Panghuli, ang pinakasentro na issue ng pagtitipon ng mga magigiting na mamamayang Pilipino sa Liwasang Bonifacio, sa Facebook, sa YouTube at sa iba't ibang panig ng daigdig at ng ating bayan, isa lang ang tunguhin natin. Ano yon? Ang maitayo, maibangon at kamtin natin ang totoo na mabuting pamamahala. Good governance for the people. Yes! Tama! Good governance. Good governance. Good governance. Ano po ang ating mungkahi sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. tungkol sa good governance? Ang mabuting pamamahala o ang good governance ay hindi po, Pangulong Bongbong Marcos Jr., matatagpuan sa Australia, sa Vietnam, sa Japan, sa New York o sa Czechoslovakia o sa anumang panig ng daigdig. Ang good governance
mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay hindi po ipinagbibili sa loob ng SM Robinson Gaisano or Ayala Mall. Saan po makikita ang good governance para lutasin ang korupsyon, asikasuin ang ekonomiya, ipagtanggol ang karapatan at katarungan ng mamamayan, tapusin ang komunistang terorista na CPP, NPA, NDF, durugin ang mga kriminal, ayusin ang pamahalaan, labanan ang digmaan na nagbabandya sa ating bansa? Saan matatagpuan ang ganyang uri ng good governance? Laban kasama ang bayan! 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 Ang good governance ay matatagpuan sa isang puso na totoong nagmamahal. Tama. Nagmamahal ng mamamayan at nagmamahal sa Diyos. Tama. At nagmamahal sa mamamayan at sa ating bayan. Woo! Yan ang panggagalingan ng tunay na good governance, Pangulong Bongbong Marcos Jr. at tambaluslos na mga politiko. Bago ako magwakas, last 2 minutes, bago tayo sumayaw ng napakalinaw na panawagan ng kapayapaan at katarungan, ang panawagan na natin sa kanila, sa sambayan ng Pilipino, sa angmang bagi ng daigdig, at sa angmang panig ng ating bansa, sana ang nandito sa Luzon, sa March 10, 11, and 12, magbitbit po kayo ng puting t-shirt o kaya tubig at makisama sa daluyong ng kasaysayan ng pagkilos ng buong magigiting na mamamayang Pilipinas.